Handog sa miyembro Express. Servisyong makabago Express. Handog sa miyembro Express. Maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, servisyong makabago Express. Ako naman po, again, ang walang kamatayan. Suking-suki na. Jomar Gonzalez po ng Member Education Department. Ayan, at welcome po sa Usap Tayo. And live na live po tayo ngayon sa Facebook at saka sa TikTok. Mabuting wow. Araw po sa inyo. Ayan, hi. So, yung mga viewers natin, lalo yung mga ano natin po, yung laging nanunood sa atin. So, ayan na, tara, usap tayo. Ayan, dami-dami natin pag-uusapan, Sir Jomar. Ako, bubulol-bulol pa ako kasi na-miss ko tong programa nito. Parang more than a month din ako nawala. So, it's nice to be back at marami po tayong ihahatid sa kanila, Sir Jomar, na good news, no? Ayan, reminder po muna dahil, syempre, nauso na ang mga Halloween party, Sir Jomar. Pero syempre, bago ang Halloween, di ba, nauna na yung UN, di ba, United Nations. So, yung mga nakapag-costume na yung mga pang-aurahan ninyo ng UN, di ba, United Nations, eh, huwag nyo muna itago sa baol kasi pwede nyo pang gamitin yan pang Halloween. Oo, tama. At
Siyempre, very excited ang lahat dahil long weekend. Pero siyempre, bumoto din kayo sa October 31 for the barangay and SK elections. Yes. Ma'am Lisa, ano bang i-outfit mo ngayong Halloween? Ay, nako, siguro ano na lang. Corpse bride, pero panalo yung nakita natin recently, funeral wreath. Yes, so ako naman medyo gipit ako, so siguro punta na lang ako dito sa may, sa may CR. Mm-hmm. Pipitik na lang ako ng tissue paper, babalot ko lang sa katawan ko. May mommy returns. Yeah, diba? So be creative na lang tayo, diba? So, but then, yun nga po, may reminder tayo, so diba bago tayo mag-Halloween, ayan, payment deadline. Correct. Dahil sunod-sunod ang mga long weekend, yung pwede nyo po pong bayaran yung inyong contribution sa SSS for the applicable months po ng July to September hanggang October 31. Yes, hanggang October 31 po yan. Huwag kalilimutan po, may pasok po ang October 31. Tama. At so, kung naka-leave ka man, no, huwag mong kalimutan magbayad. At sakto, sweldo sa 31. Yes. Pero syempre, para hassle-free, may mga collecting partners naman tayo. May mga partner po SSS na kung saan hindi mo na kinakailangan pumunta sa mga branches natin. So you can pay your contributions via yung mga e-wallet natin. Tama. So nandiyan si GCash, si Maya. Meron din tayong mga ka-partner po ng mga banks na kung saan pwede kayong magbayad online. Very convenient na ngayon. So, wag yung kakalimutan magbayad ng contributions para syempre walang gap sa inyong records at sigurado makaka-avail kayo ng mga benefits at loan sa SSS. Yes. So, ano po ba yung mga updates natin? Maliban dito sa contribution payment deadline, may latest tayo, no? Yung sa ating pong sickness notification, tsaka yung mga benefit applications. Kasi, nag-resume na po, no? Yung ating pong prescriptive period. Tama po ba, Sir Jomer? Yes, nag-resume na tayo. So, October 19, nag-umpisa na po tayo. So, balik na po tayo sa mga home confinement illnesses or injuries. So, again, pag tayo po ay employed, so meron lamang tayong 5 calendar days after the start of confinement to notify our employer. At sa employer naman po, may 5 days din upon receipt to notify SSS. Unless yan po ay hospital confinement, so meron kayong 1 year from the date of discharge. So, tatandaan nyo po itong mga prescriptive period na ito, no? Para maiwasan po yung, mababawasan po yung supposedly na benepisyo na matatanggap nyo sa SSS. Yes. And maliban po doon, Sir Jomer, no? Meron na naman tayong panibagong updates tungkol sa ating funeral benefit program. Wow, kasi, diba sir, may enhanced guidelines tayo. Yes, so nilabas na ho natin yung enhanced guidelines. So, kaya napaka-importante talaga, no? So, actually, lagi namin ina-advise yan sa mga seminars namin na i-follow nyo kami sa mga ating mga official social media account kasi nandyan kaagad. Pagka may mainit pa na mga bagong labas na circular, pinupuso namin. At kasama na nga po ngayon dyan, kagaya na nabanggit ni Ma'am Lisa, is yun sa funeral benefit. So, tinaas na ho natin yung amount of benefit natin. Dati hanggang 40,000, ngayon po 60,000 na. At good news yan, matutuwa sigurado yung ating mga claimants, no? Yes. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin nyo po yung ating pong official FB page ng SSS, ang Philippine Social Security System. And actually, dito nyo rin po kami napapanood, live na live, pati sa TikTok. At idadagdag ko rin, Ma'am Lisa, yung ating mga members po, yung mga nag-aabang ho dyan ng kanilang Humid card. Yan. So, yung mga nakapagpa-capture po, waiting ho sila. So, pwede ho ninyong i-check sa inyong mga my.sss account kung card generated na ho yan. So, kung card generated na po yung inyong humid card, so pwede po kayong pumunta sa branch kung saan po kayo nakapagpa-capture. Kung hindi naman po ninyong matandaan, medyo ayun na, na-forget nyo na kung saan kayo nakapagpa-capture. Makikita nyo rin po yan sa inyong my.sss account. So, doon yung makikita at pupuntahan nyo po para makuha po ninyo yung inyong humid card. So, again, meron lang po tayo hanggang December 29 para po i-pick up yung mga card nila. And afterwards, ho, yan, pag hindi ho ninyo nakuha yan, yan po ay i-dispose na namin. So, ganun din yung ating mga miyembro naman po na nag-aantay din ng gusto nilang i-upgrade kasi meron na tayo, Ma'am Lisa, yung Humid ATM Pay Card. Diba? So, wow. So, yun po. So, meron tayo yung mga qualified po sa Humid ATM Pay Card. So, login lang ho kayo sa inyong my.sss account, i-provide nyo lang po yung consent, mag-open ng account sa Union Bank at makukuha nyo na po yung inyong Humid ATM Pay Card. So, ang mga qualified po dyan, Ma'am Lisa, yung mga nakapagpa-capture na wala pang 10 years. Okay.
Yun. So sila po, pwede po sila mag-upgrade. Ako nga gusto ko sana mag-upgrade, kaso wala eh. 2009 pa ako huli nakapag-capture, kaya ayun, negative. Oo, kaya ako yung sa mga qualified, no, na magpa-upgrade, samantalahin nyo na po yung pagkakataon, no? Yes. At ako, marami na tayong mga katanungan mula sa ating na mga viewers. Pwede na ba nating simulan? Ako, maiinip na, iinip na sila. So, tune in lang kayo. Sasagutin natin yung mga katanungan ninyo at yung mga iba ninyong concerns. So, ito po, bumabati si Grednon Melindo. Magandang araw din po sa inyo. Si shout out po kay Loy, kay Natalie Sky, kay Christina De Vera at kay Loy ulit, no? Nanunood mula sa Pasay City. And hi, Loy. Oo. Meron na po ba tayong mga questions, Dere? Meron na. Sino pa po yan ang ano natin? Ayan, mabuting araw kay Aulam Orinazam Oxlavev. Kung binaliktad mo talaga. Kung binaliktad talaga. Si Malu yan eh. Si Malu. 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 Kilala kita, Malu. Malu. Diba? Na-decipher ka kay Sir Chomer. Ang tanong mo, Ma'am Malu, pwede daw po ba kaya mag-file ng unemployment benefit at disability ng sabay? Pwede ba yun, Sir Jomer? So, hindi po. So, yun. So, actually, hindi ko kami ng pasensya pa umanhin. Subalit, hindi ko kasi natin inaalaw yung, ano, yung tinatawag natin, overlapping of benefit. Okay, so, kung unemployment, ang ako may isasuggest po natin, eh, kung qualified kayo sa unemployment, unemployment. Then, afterwards, siya kahoy yung disability. Kasi hindi ko pwede ng sabay yan. Isa-isa lang po muna yung mag-file. Ito po, next question naman galing kay claims mo, benefits mo. Wow! Oh, bakit po SSS sickness benefits ko nakadalawang reject na? Kumpleto naman daw po yung requirements. Oh, so ito po, actually, pagdating ko sa mga sickness benefit claim naman natin, pag kami, yan po ay nare-reject or nade-deny, nagpapadala ho tayo ng ano, kasama dun sa notification, yung reason, bakit ho yan nade-deny or bakit ho nare-reject. So para naman po, halimbawa kung mas gusto pa natin ng mas detalyado pa na kapaliwanagan, pwede ho tayong pumunta sa branch ng pinakamalapit sa atin, or di kaya naman tumawag ko sa ating hotline, or di kaya naman po doon sa ating Usap Tayo portal. Okay. At yung sa mga pupunta po sa branches, no, tandaan nyo lang po, meron pa rin tayong number coding scheme. So yung transaction date po ninyo, based po doon sa last digit ng inyong social security number. Ito naman po, Sir Jomer, may question si Christine Apostol. Paano daw po mag-change ng email at phone number? Sa file daw po natin, sa SSS, wala na daw po siyang access sa previous email na ginamit to get SSS number. Yun. So, magandang tanong ni Ma'am Christine at ang ganda ng profile picture ni Ma'am Christine. Di ba So, Ma'am Christine, so ito po. Para ma-update yung ating mobile number as well as email address, pwede na natin gawin yan online. Updating of contact information. Provided nga po na meron na kayong naka-encoded doon na email address as well as mobile number. So, i-update na lang natin. Pwede po natin gawin yan via our my.sss account. So, balit kung halimbawa, sabihin natin, wala na rin access si ma'am. So, pwede ho ninyong i-update yan by accomplishing the Form E4 at isabit ho yan sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Sir Jomer, follow-up question. Halimbawa, wala pa talagang naka-record sa SSS yun na email address. Anong gagawin ni member? Hindi pwede online? Opo. So, yun po ha. Again, pwede lang po kasi is updating. So, ibig sabihin, meron ng dati na naka-encode, papalitan na lang natin. Pero kung totally wala po naka-encode na mobile number or email address, kailangan po nating i-update yan sa pagpunta sa ating mga malapit na tanggapan ng SSS by accomplishing the Form E4. Okay, salamat Sir Jomer. O sa mga kakatutok pa lamang, welcome sa Usap na, Tayo. Dika na, Usap Tayo. Tanong lang ay ng tanong, type niya lang dyan. Ano, sasagutin natin yan. Kasama. Sky's the limit. Wow, oo, sky's the limit talaga. Ito, may question naman si Friend Cam Shopee. Ayan, hindi na akong makapag-apply ng maternity benefit dahil wala daw nakalagay na date of coverage sa SSS. So, most probably yung kay Fred. Ano yan eh?
yung membership niya, yung initial membership niya malamang hindi valid. So baka kumuha ng SSS number, tapos nagbayad na lamang ng contribution as a voluntary paying member. So ang may sasuggest po natin dyan ay pumunta ho, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. At yun nga po, pwede ho yan na kung mayroon naman katunayan na talaga, for example, self-employed, baka si Fred talagang online vendor siya, di ba? At mapapatunayan naman talaga niya na siya ay self-employed noong nagkamali lang sa pagbabayad ng contribution, pwede ho natin i-correct yan. At para ma-encode yung date of coverage, para ma-entitle sa benefit. Salamat sa tip, Sir Jomer. Ito naman, may question si Geng-Geng. Hi, Geng-Geng. Oo, hanggang ilan daw po ba ang pwedeng mag-renew ng partial disability? Oo, hanggang ilan. No? So, ganito ho yan eh. Yung sa partial disability ho kasi, pwede ho natin, kumbaga, medyo kasi yung renewal eh. Di ko pag parang halimbawa, ganito ho, example ho kasi ng partial disability is, halimbawa, naputol ho itong daliri natin, itong hindalaki natin. So, pagpe-pensionin ho tayo, kung hilalaki, 10 months ho yan. Pero after 10 months, tapos na ho yun. At hindi na ho natin pwedeng mag-claim pa ng another partial disability sa pagkaputol ng hilalaki. Kasi bayad na ho yun, settled na ho yun. Pero kung may paglala, like for example, naputol itong hilalaki, then afterwards, sumunod tumbong kamay, pwede pa rin ho yan. Yes, yun po. So, wala naman pong limit. Basta ang titingnan lang ho natin, meron bang paglala from the previous. Tsaka kailangan din ng medical evaluation. Yes, tama po. So dapat it should be supported by medical document. Tama, Ma'am Lisa. So dapat support, yan. May mga medical documents kayo na susumbite sa amin. Katunayan na may paglala dun sa that from the previous disability na nabayaran na po ng system. Ito, next question naman, Sir Jomer, mula kay G. Voluntary member daw siya sa ngayon, gusto daw niyang ilipat yung kanyang palitan yung kanyang membership type to self-employed. Ano daw po ang kanyang gagawin? Okay, so for self-employed po, ang kailangan niyo lang pong gawin is we have to accomplish yung Form E4 kasi lalagay ho natin doon ano yung source of income natin. Okay, so ano yung source of income natin, magkano yung ating kinikita monthly kasi doon ho magbabase ngayon kung magkano ho yung magiging contribution natin. Okay, then afterwards ho, pagka tayo na-convert na to self-employed, yun po yung babayaran na natin na contribution monthly. So wag ho natin kalimutan, pwede ho tayo magbayad monthly and quarterly. So kagaya nga po nung kanina nagpaalala ho natin, yung mga, kasama ko kasi doon yung mga self-employed eh, di ba, Ma'am Lisa? So yung contribution sila ng July, August, September, pwedeng bayaran yan hanggang October 31st. Okay, next question naman, Sir Jomer, mula kay Dorak De Caros Candos. May update daw po ba sa calamity loan for Typhoon Goring? Okay, so Typhoon Goring. So parang wala tayong sa Typhoon Goring. Ang meron tayo ngayon, existing ho natin na calamity loan sa ngayon ay para sa mga miyembro na naapektuhan ng nakaraan po na Southwest Monsoon at yung Typhoon Egay. So, kung hindi ako nagkakamali, hanggang November 14, pwede silang mag-avail niyan. So, yun po. Yun yung currently na meron tayong calamity loan package. Online filing po tayo ngayon. Yes. Bayamay.sss. Ayan, ang next question naman natin, Sir Jomer, galing kay Princess Nessie M. Hi, pwedeng mag-ask ng assistance for PRN kasi wala daw pong nalabas. So baka nagkakaproblema sa internet connection siguro si Madam. So pag sa ganyan po, pwede naman po tayong humingi ng assistance syempre sa ating Usap Tayo portal. So yan. So lahat. Kumbaga parang Usap Tayo. Sky's the limit din diyan pagdating sa Usap Tayo. Lahat ng concern niyo kasama na pati PRN. So diyan po Usap Tayo portal, or pwede rin po kayong tumawag sa hotline namin. Ang hotline po ng SSS 1455. Salamat, Sir Jomer. Ito naman po, may question galing kay Dando Maricel. Yung sister daw po niya nasa abroad, pwede po ba ako na sister niya ang kukuha daw ng SS number para doon sa kanyang sister? So, kay Sir Dando, ang pinahusay na SSS website natin ngayon, hindi na po kinakailangan na personal yung miyembro na
pupunta kay SSS o sa mga branches natin para kumuha ng SSS number. Kasi pwede na pong gawin yan ng sister ninyo online. So pwede na po siyang makapag-secure ng SSS number online. Halimbawa na lang, naka-flash na ngayon sa ating screen. Ayan, no? So, kung kuha ka ng SS number online, ayan. Ayan po. Click mo lang to, apply na. For SS number online. O, di ba? Ang bilis. Ayun po sila. Ito siya. Ayan. There you go. Ayan, nakikita niyo po ang aming screen. O, di ba? So, ayan, lalabas lang po. No, click here. Yeah, may mga step-by-step guide lang po. Basahin ninyo. Proceed to start. Diba? Bigay nyo na po yung mga supporting, mga info information po ninyo. So, pwedeng gawin ng sister po ninyo kahit nasa abroad siya. So, ang kailangan lang niyang gawin, pumunta sa SSS website. Okay, ayan. Salamat po, Sir Jomer. Ito naman, may question si Ma'am Lorna. Hi, Ma'am Lorna. Ayan, good morning po sa inyo. Paano daw po mag-apply ng sickness benefit sa SSS? Ayan, so ang ganda tanong ni Ma'am Lorna. So Ma'am Lorna, again, ang filing na po natin ng sickness benefit online na rin po. So hindi na natin kinakailangan pumunta pa kay SSS. So kung kayo po ay individually paying member, ang kailangan lamang po ninyo yung mga medical documents, kasama na rin po dyan yung medical certificate. Picturean nyo lang po yan, or kung may scanner kayo, scan nyo lang po yan. Mag-login kayo sa inyong my.sss account, and under benefits menu, i-click nyo lang po apply for sickness benefit. Tapos i-upload nyo lang po, i-provide nyo lang po yung mga information, like kung kailan nag-umpisa yung pagkakasakit ninyo, yung license number ng inyong attending physician, makikita nyo po yan doon sa inyong med cert, at i-upload nyo po yung mga supporting medical documents. Diba? Salamat. Ang bilis. Oo, napakabilis na po ngayon dahil online na lahat, no? At ito po, next question galing kay Perfectly Imperfect. Wow. Perfectly. Ang ganda ng pangalan. May may papuso pa. Ayan, hello. Pwede daw po bang magbayad ng credit card? Ano po kaya yung babayaran nyo? Baka contribution. Actually, pwede rin ho yan. Pwede na yan. Available na yan sa ating SSS mobile app. So, pagka meron tayong payment reference number, so may option ho doon to pay via credit card. Yung nga lang po, may charge lang siya. Pero, again, mabilis, di ba? So, kung gusto nyo po ng credit card, pwede po. Kasi pumila pa sila. Yes, sa kasi mamamasahe ka pa. So paglabas mo, mainit, bibili ka ng mineral water or soft drinks, di ba? Kakain ka pa, magugutom ka pa. So pwede niyan, tamang-tama, via credit card, pwede bayaran. Tama. Ito naman, may tanong naman si Ma'am Edith De Los Santos. Tanong po niya yung if yung member po ay namatay noong 2012 dahil po sa new funeral na nilabas po nating circular, makiklaim pa rin po ba ng family ang funeral claim? Kasama po ba ang mga yumao na before i-release yung circular? Napakagandang tanong niya, ni Ma'am Edith. Very timely kasi nga dun sa ating bagong labas na funeral benefit circular. So, sa tanong po kasi niya, namatay po yung miyembro 2012. Okay, so ito po, nakasaad po dun sa ating circular na ang effectivity po nito ay noong October 20. So lahat po ng contingencies, ibig sabihin po yung mga miyembro na namatay October 20 onwards, ang gagamitin po natin policy sa kanila ay o yung ayun nga po gagamitin natin policy or implement natin na policy sa kanila ay yung nasa bagong circular na. Pero yung mga miyembro na namatay prior to October 20, old policy pa rin po tayo. Malinaw. Salamat, Sir Jomer. Ito naman po, may question si Leiram Tagninam. Hello po, may tanong po ako. Nanganak ako noong November 2022. Hindi pa ako nakakuha ng maternity benefits. Bala ko sana mag-late filing. Pero qualified ba ako kasi mag-register pa lang daw siya as SSS member? Ayan, so... Kung ang tanong kasi diyan ay magre-register pa lang siya no, so magre-ibig sabihin baka kukuha pa lang siya ng SSS number. Kung wala ka pang hulog talaga, so yan, humihingi po kong paumanhin, humihingi po kami ng paumanhin, so balit hindi po tayo qualified na makapag-avail ng maternity benefit. Kasi ang qualifying conditions po natin para sa maternity benefit, dapat ang miyembro ay may tatlong hulog sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng panganganak o pagkakunan.
So again, kung ngayon pa lang po tayo magpapakukuha o magpapamiembro kay SSS, eh, hindi ho tayo qualified. Pero ang maganda balita naman ho dyan, kasi ang maternity benefit ho natin, para sa maternity benefit, ang ini-implementa natin, Ma'am Lisa, di ba yung expanded maternity leave law. So wala nang limit yan, di ba? So hindi na lang si Mang Inasal ang unli ngayon, pati panganganak, unli na, di ba? So pwede na, kung kahit pang ilang pabuntis na ho yan, dahil kayo ay miyembro na ng SSS at na-meet ho ninyo yung qualifying conditions, pwede na ho yan. Pwede ho kayo makapag-claim. Kaya, ma'am, sa mga susunod, ah. Oo, kaya magulog na po kayo ng contribution. Ituloy-tuloy ninyo. Malay nyo, makasunod pa kayo ng makadalawa kayo, no? Ayan. Yes. Qualified na kayo mag-file ng maternity benefit. Ito po, may question naman po galing kay AJ Tarot. Paano po yung pag-apply for consolidated past due short-term loan? Kailan daw po ba siya pwedeng mag-loan ulit after niya mag-avail nun? So, para kay Ma'am AJ, at ganun na rin sa lahat ng mga miyembro natin na may past due short-term loan. So, good news po ito kasi meron tayong consolidated loan program with condonation of penalty. So, ang proseso nito kung paano mag-apply, ang kailangan lang pong gawin ng miyembro is mag-login sa kanilang my.sss account kasi online po yung filing natin. So, under the loans menu, i-click nyo lang po apply for consolidated loan program with condonation of penalty. Dalawa po yung option ng ating miyembro. Pwede ho yan na full payment or kung medyo malaki ho yung consolidated loan amount, pwede naman po yung installment. Ang kagandahan yan, hindi na po ninyo babayaran yung penalty, di ba? So, yun yung pinakamagandang balita dyan. At yung tanong niya, kailan kaya ako pwede makapag-loan uli? So, pagka nabayaran nyo na po, na-settle nyo na po yung inyong consolidated loan amount, after 3 months from full payment, pwede na. Imagine mo, 3 months lang, oh, pwede ka na mag-loan uli, di ba? Pero, yun po, kung halimbawa naman po, nag-apply kayo ng consolidated loan with condonation of penalty, pero na-default, tapos nag-reapply uli kayo at doon na-settle nyo na siya, from date of full payment, 2 years na po. Kasi considered na siya as defaulted consolidated loan. Kaya yung payo natin sa yung mga loan borrowers, no, wag po kayong magpa-default. No? Yung bayaran nyo na po ng kompleto bago matapos po yung loan term para makapag-loan po kayo ulit within 3 months. Ayan. At may question naman po galing kay El Chinita 07. Mm. Yung sa akin po, bakit po dalawa daw kami sa dalawa daw ang SS number, dalawa nagmamay-ari, tama ba? Ay, dalawa sila nagbabayad, no? Oo. Oo, so ano ang maipapayo natin kay Ma'am Chinita para maayos to? Opo. So Ma'am Chinita, I suggest siguro ang pinakamabilis, ang pinakamaganda talaga diyan, pumunta tayo sa kung may malapit na branch sa inyo, pwede. Pwede rin naman ho, again, sabi ko nga po, andiyan yung usap tayo portal or doon po sa ating hotline. Kasi urgent yan, di ba? Kasi imagine mo, dalawa kayo na naguhulog doon. Ang tanong, kanino talaga yung SSS number na yun? Di ba? So yun po, yun ang yun ang dapat nating alamin. Kasi kung halimbawa po, baka kay Ma'am Chinita, hindi pala sa kanya yun, di ba? So at least po, maisaayos na natin at yung hinuhulog niya doon sa number na yun, mailagay doon sa kanyang tamang SSS number kung sakali mang hindi kanya. Ma'am, asikasuhin nyo din po yan kagad. Sayang po yung inyong mga contributions. Ito po, may next question naman po galing kay M School Meets. Mm-hmm. Watching from Bicol sa Naga City. Hello, ma'am. Ayos, mga taga-Naga. Hello po. Ayan, ang tanong po niya, 10 years na siyang nag-stop na maghulog ng contribution. Ngayon, 50 years old na daw po siya. Pwede pa daw po niyang i-continue? Ako, syempre, ang sagot natin dyan ay pwedeng pwede. Diba? So, sabi nga po namin dyan, lagi ang isa rin sa mga pinapaliwanag namin sa ating mga seminar is, kung ang miyembro po, kasi para ma-qualify tayo sa pension, kasi yun talaga yung nililook forward natin, at least 120. Okay, 120 contribution. Kaya nga po, kung kulang sa 120, pwede hong dagdagan yan. Regardless of the age, kagaya sa kagaya kay sir or ma'am na pa lang siya, 53 years old pa lang siya, di ba? So, 53 years old pa lang, pwede po. Regardless of pwede ho kayo, pwede nyo dagdagan yan hanggang mag-60 kayo. Ang may papayo lang din po namin, dagdag ho, kung kaya nyo ng mas mataas, mas maigi. Tandaan po natin na ang binipisyo kay SSS na kasalalay ho yan sa dami, hindi lang sa dami, kundi sa laki din po ng binabayad natin. Ayan,
ang dami na naibigay na tip ni ni Sir Jomer kay Miss Marie. Ayan, at ito naman po, meron pa po ba tayong question mula sa ating mga viewers? Ano lang po kayo, mag-type lang po kayo ng mga queries ninyo, sasagutin po natin yan. Ito po, mula naman po kay Manuel. Manuel. Hirapan ako i-pronounce yung pangalan ng ating mga viewers. Pasensya na po. Good morning. Pwede po bang mag-file ng sickness benefit ang isang self-employed? Yan. Manuel, ang sagot din po dyan ay pwedeng pwede. So, para sa mga self-employed, yan po direct na po ang filing kay SSS. So, kagaya kong kanina may nagtanong din po, di ba sa sickness, online din, online po yan ang filing natin. Ulitin po natin, ang filing po ng ating sickness benefit ay online na. So, kailangan lang po natin yung mga medical records natin, yung mga medical documents, scan lang po natin yan o picturean natin yan. Mag-log in sa my.sss account and under the benefits menu, i-click nyo lang po i-apply for sickness benefit. At doon po, i-provide na lang ninyo yung mga information at i-upload po ninyo yung inyong mga medical documents. Tsaka bigyan din natin pala sila ng tips, so Sir Jomer, dapat yung mga ine-encode nila doon sa ay consistent po doon sa supporting documents, yes, para maiwasang ma-reject po yung inyong application. Tama po. At kung yan po ay home confinement illnesses, again, iulitin po natin, starting po no October 19, may 5 araw na lamang po tayo to submit the notification. So, pagka nalilate po tayo, nalate tayo isang araw, 2 araw, so, yan po ay ibabawas po dun sa approved number of days natin. So, wag po natin kalilimutan yan. Okay. Salamat sa reminder, Sir Jomer. Ito naman po, may question naman po galing kay Marie Damasco. Sister ko ay naging teacher dati for how many years? Nasa US na po siya ngayon. Last month po, 60 years old na siya. Pero hindi na niya mahanap yung kanyang SSS ID. Nakalimutan na ng sister ko yung SS number niya. Tinatanong po niya kung entitled daw po siya na makatanggap ng retirement pension. Yan, Marie. So, ang kasagutan natin dyan is, of course, basta na-meet ng miyembro yung qualifying condition. So, for retirement, ano po ba ang qualifying condition natin? At least may 120 contribution. At yun nga po, 60 years old at no longer working na. So, sa case po ng sister niya, kung na-meet po yung qualifying condition na yun, qualified. Yun nga lang po, dahil nga po nakalimutan niya na yung, di ba, yung SSS number niya. So, pwede po siyang makipag-ugnayan sa alimang tanggapan. May mga, may mga offices po tayo abroad. But then, pwede rin po yan via our Usap Tayo portal or doon po sa ating hotline. Maraming salamat. Para ma-verify po yung SSS number. Tama ka dyan, Sir Jomer. Ito po, may question naman po galing kay Gwenny Secret. Paano po magpalit ng married last name? Pwede po ba online? Secret ang sagot natin. Ayan, secret. Gwenny Secret din. Sa tanong ni Gwenny naman, pwede. Actually, yung sa online, dati kasi pwede. Pero nagkaroon kasi tayo, may ongoing enhancement kasi tayo ngayon sa ating SSS website. So, currently, para ma-update yung ating marital status from single to married, ganun din yung mga magpapalit ng apelido. So, we have to accomplish the Form E4 at submit po yan sa branch na pinakamalapit sa atin. Salamat, Sir Jomer. Ayun, ay para ho doon sa mga kakatutok pa lamang, welcome po sa Usap Tayo. Ako po si Liza and si Sir Jomer. Ayan, hi. At Ma'am Liza, batingin ko lang din muna yung mga masisipag natin na unahin ko muna yung mga FB warriors and TikTok warriors natin. Kasi po, di ba, yung iba ho kasi hindi natin na, kumbaga, syempre pinipili natin din yung mga mababasa natin. As much as possible po lahat ng tanong ninyo ay mabibigyan namin ng kasagutan. Pero yung iba po, nandyan ho yung ating mga TikTok and FB warriors sa pangunguna ng kanilang Amazon ng leader, si Ma'am Jenny Carlos. Ayan, congrats Ma'am Jenny. Yan, na-promote na siya. So, yan, bekene man. So, yan. At yung matiindi po natin, yung makasamahan natin sa Public Affairs and Special Events Division. Hello po kay Sir Carlo Villaporta, nakasalukuyan pong nasa Cebu at may labor dialogue. Nako, Sir Carlo, bekenemen din ulit. Bekenemen ng lechon, dengit, mangoes. And also, syempre, yung makasamahan ko po from the Member Education Department sa pangunguna ng aming head, si Attorney Marisa Mapalo, si Attorney Sao. At yung makasamahan ko po, ayan po, si Chris, si Lynn, si Forty, si Joven, si Mark, si Luis, si Rodel, si Abby, Rowie Carr, at si Ate Carol. Ayan. Kompleto. At ihabol ko na din po si... At sabi ko na pati yung guard namin doon.
lahat po ng guards po. Mula ano ground floor hanggang 12th floor po. Mabuting araw sa inyo. At si Kuya Don, yung aming ano po, janitor. Hi! Opo. At syempre si Sir Jay Labadia, Ma'am Cecil Mercado, si Ramil, si Paul, si Ma'am Vanjie na busy ngayon. Hello po, mabuting araw po sa inyo lahat. At of course, sa mga kasamahan natin sa Corporate Communications Department. Opo. At yung mga busy na rin po na director, ayan, si Tintin po at saka si Richie po. Ayan. At ayan, magbalik na tayo dun sa ano, baka may magalit na naman sa akin yung mga ano, mga sagutin niyo yung mga tanong ito namin. Ito na po. Hello po kay MMs. MMs. Ang tanong po niya, ano po ang benefit na makukuha ng isang member na 60 years old na pero hindi pa na-complete ang 120 months contribution? Sayang naman, kung hindi na-complete yung 120 contribution para may entitled sa retirement benefit, so yung member may option siya na i-avail yung lump sum. Yun nga lang po yung lump sum, equivalent lang yan to the total contributions paid in SSS. So, I suggest, lalo na kung halimbawa, ako po, kami sa mga seminars natin, pinapayo talaga ho natin yan na as much as possible kung kayang dagdagan. Kasi di ba, wala naman po tayong limit pagdating sa ano, sa age, sa pagbabayad. As long as nandun yung willingness ng miyembro to continue to pay the contributions. Alam niyo po ba, Ma'am Lisa, meron ako dati kapitbahay, 59 years old. So, doon pa lang siya nagpamiyembro at nakakompleto siya ng 120. 69 na, di ba? So, pero dahil andun nga yung willingness niya na maging miyembro, ipagpatuloy yung paghuhulog, so ngayon nagpe-pension na siya kay SSS. So, baka naman, di ba? Pero kung sakali nga po na hindi na talaga kayang dagdagan, so yun po, meron tayong lump sum or kung hindi naman po i-avail ng miyembro yung lump sum benefit at iiwanan po niya yan sa SSS at nabalda yung miyembro, may disability. So, ang disability benefit po natin, 36 months lang prior to semester of contingency, qualified na sa monthly pension. Gayun din sa death and funeral benefit. So, knock on wood, namatay yung miyembro natin, meron pong benefit na makukuha yung kanyang mga beneficiaries. Ganun karami yung mga diba? Benefisyo na makukuha nyo basta tuloy-tuloy yung hulog ninyo ng contribution sa SSS. Eh, ito naman po, talaga nakatutok talaga si Madam. May question ulit si Ma'am Perfectly Imperfect. Ito, may mga claim po ba na burial benefit na matay nung 2016? Sabi daw po wala daw. Kanino kaya nagtanong yan? So, as long as meron po siyang na-meet niya yung mga qualifying conditions natin. So 2016 na matay, so old policy pa yan. So sa old policy, isang hulog lang qualified na. Diba? So, sa burial, which is nasa around 20,000 ho yan. So pwedeng-pwede ho. Ang may papayo lang po namin dyan, pwede ho yan, kasi patay na yung miyembro. So pwede yung mga claimant, pwede naman ho kung may malapit po natanggapan ng SSS. May mga documents ho kayo, SSS ID nung namatay na miyembro. Any documents na nandun yung SSS number, pwede ho natin ipacheck din ho yan. Para matingnan na, makita natin, meron bang hulog, qualified ba? Sir Jomer, shout out tayo kay Jasmine Bautista Solis. Naku, kaano-ano kaya niya si Kuya Ray Solis. Hello Kuya Ray. Hi Kuya Ray. Ito po, ang question niya kasi voluntary member siya. Ano daw po ba ang process to avail maternity benefit? Voluntary. So ang process po, ano yung process sa pag-avail ng maternity benefit? Kasi nakapag-notify na po ako through SSS online. So what else do I need to do? So ang mangyayari po dyan, after po kasi ng notification, so ang next na po is submission na po ng maternity benefit. So again, online po yan. So kailangan nyo lang pong gawin, ma'am, is pumunta, mag-login sa inyong my.sss account and other benefits menu, i-click naman po ninyo apply for maternity benefit. So wag nyo lang pong kalilimutan na i-upload po ninyo doon yung mga supporting document kagaya ng birth certificate, okay, ng inyong anak at yung proof of pregnancy. So ano po yung mga example ng proof of pregnancy? Pregnancy test result from a licensed clinic or kopya po ng inyong ultrasound. So yun lang po yung mga kakailanganin ninyo for individually paying member. Kapag ano, employed member na Sir Joe? Kung employed naman po tayo, so ang maternity benefit po kasi ay kinakash advance ng ating mga employer. So yung mga documents na nabanggit ko po, kagaya po ng pregnancy test result, birth certificate ng bata, kung namatay po yung bata, fetal death certificate, kung nakunan naman yung medical certificate, or DNC and histopath report. So yun po, isasabit naman po ninyo yan sa inyong employer.
Okay? So, yun po ang pinagkaiba niya. Kasi po, for individually paying member, kasama nga po dyan yung mga voluntary, direct na po kami nagbabayad sa miyembro. Pero pagka-employed, employer po ninyo ang mag-aabono, ika-cash advance yan, at i-reimburse po namin yung inyong employer. Buti na lang, Sir Jomer, nabanggit mo kasi marami din sa mga employed members natin, hindi sila familiar dun sa proseso na yun. Yes. Tapos minsan, yung mga employers, ang gagawin nila, hindi muna nila na-advance yung benefits yun sa employer, uunahin nila yung reimbursement application. At ganito yan, Ma'am Lisa, din ha, kasi diba, ito nga po, diba, may mga tama kayo dyan, may mga employer ng iba, nagre-request na ng reimbursement kahit wala pa po silang kina-cash advance. Ang mangyayari ho dyan kasi, once na ang employer po ninyo ay nag-request ng reimbursement, magpapadala po tayo ang SSS ng notification doon sa kanyang empleyado. Tinatanong natin yung empleyado, natanggap mo ba yung cash advance na nagkakahalaga ng ganitong ano? Diba? Nagkakahalaga ng ganito. So, for example, kung 50,000 yan o 70,000 yan. So, yun po. Meron lamang 7 days yung ating employee o yung nga po yung employed member natin to confirm kung natanggap po niya itong halaga na ito. So after 7 days at hindi ho yung kinonfirm ng employee, o di kaya naman, clinic ho niya doon yung I do not confirm, i-reject ho natin yung request ng employer for reimbursement. Kaya po payo ho namin, pagka wala ho tayo natanggap na advance payment, wag ho natin i-click yung I confirm. Tama. So para at least no, mapilitan din yung mga employers natin na mag-comply talaga sa policy natin. So, ayan, at maganda at nai-inform natin lahat, no? Hindi lang yung mga self-employed, voluntary, pati na rin yung mga employer. Oh, tama. Ito po, no? Dumako naman tayo dito sa tanong ni Princess Brielle Ann 1B1. Pwede daw po ba ulit kumuha ng UMID ID na wala daw po kasi? Okay. So, kung yung UMID po ninyo ay UMID card lang, kumbaga UMID card lang naman, hindi naman yan, UMID ATM pay card, at wala pa kayong 10 years simula noon kayo ay nagpa-capture, okay, at ang address niyo is within the Philippines, yung home or mailing address niyo, so pwedeng-pwede ho kayong mag apply, okay, ng UMID ATM pay card, okay, at ang kaganda po ito, libre to, okay, so wala kayong babayaran. At pagka nag-open din ho kayo ng account doon sa, kasi ano po yan eh, after po ninyo na mabigay yung inyong consent by logging into your my.sss account, mag-open tayo ng account sa yung miyembro ho natin doon sa Union Bank. So by the way po, ang pag-open po ng account sa Union Bank, pwede ho ninyong i-download yung Union Bank app or pwede naman po via their website. So yun po. Ang kagandahan, pagka meron na po tayong UMID ATM pay card, pwede nyo rin siyang gamitin bilang parang savings account na rin yun. Mag-ipon ka, pwede siyaan. Okay? So, pwede ho. Basta ho, wala pang 10 years yung simula nung kayo nagpahuling capture. Thank you, Sir Jomer. Ito naman, may question naman si Tai Nudge. Active member sa Amerika yung ng asawa doon. Nag-asawa na daw doon, hindi na nag-change status at nanganak sa Amerika noong 2022. Pero hindi pa nag-file ng maternity benefits. Yan ba, pwede pa daw bang mag-claim pag umuwi na daw sa Pilipinas at wala daw bang expiration? Okay, so unahin muna natin yung tanong, wala bang expiration? Meron po. So ang maternity benefit yun natin, ang prescriptive filing period lang po niyan ay 10 years from the date of contingency. So kung yan po ang miyembro qualified at nanganak siya noong taong 2022, so meron na lang siyang 2023 na ngayon, so mga 8 years na lang. Diba? So pwede pa. So pagdating naman po dun sa manner filing, pwede pa, kumbaga hindi pa kasi siya nakapag-file eh. So no worries kay Tainoj, kasi again, hindi niya po kailangan, sabi niya kasi magki-claim siya pagka nakauwi na siya sa Pilipinas. Pwede ho online. Okay, pwede online na po yung filing ng maternity benefit natin. So, importante lang po, meron tayong registered na disbursement account kasi doon po natin i-credit yung ating, once na na-process ho yan, nabayaran ho namin kayo, doon po namin i-credit yan sa inyong registered disbursement account. Oo, tsaka dapat may my.sss account. Yes. O yung aplikante. Hmm. So, hindi nyo na kailangan antayin pa na makauwi sa Pilipinas tsaka para lang makapag-file, diba? So, kahit nandun ho kayo sa Amerika, pwedeng-pwede yan.
sa SSS, no? Halos lahat pwedeng-pwede. Well, lahat pwedeng-pwede. Parang wala na atang hindi pwede. Ito po, may question naman mula kay Teen Bella Affiliate. Tanong ko po sana about sa maternity benefit. Pagkambal po ba? Doble daw po ba? Makukuha ang benefits? Kaya pala pangalan din niya, Twin. Malamang kayo yung anak niya, Twin. No? So, ayan. So, pasensya na po. Isa lang ho talaga siya. Kasi considered lang siya as one pregnancy, di ba? So, isang pagbubuntis lang ho yan. Yun nga lang, kagaya na, pero huwag ko kayo mag-alala kasi nga po, kagaya na nabanggit namin ni Ma'am Lisa, expanded maternity leave law na ho ang pinapatupad natin, unli na ho yan, ma'am. So, pwede ho kayo kahit pang ilan pa, kahit ilang pagbubuntis pa, basta na-meet po ninyo yung qualifying conditions natin. Okay, ito po, may next question naman galing kay Jenna Rose Diary. Tanong ko na din po sana, kapag voluntary contribution po ba, pwede daw mag-apply ng loan? Ano siya, voluntary paying member. So, Ma'am Jenna, ang sagot po dyan ay pwede. Okay, basta po, na-meet ninyo yung qualifying conditions natin. So, ano po bang qualifying conditions natin dyan? Dapat meron kayong at least 36 contributions, 6 of which should be paid within the 12-month period prior to month of filing. At dapat po, meron kayong my.sss account kasi ang filing po natin ay online na. And also, meron po tayong kumbaga, additional addendum doon sa ating policy pagdating sa pag-a-apply ng mga short-term loan. Kasama na nga po dyan ang salary loan na applicable para sa mga individually paying member. So, kung kayo po ay bago pa lamang na naguhulog bilang voluntary, self-employed, so dapat po meron kayong at least, or OFW, dapat meron kayong at least 6 months contribution under your current coverage or membership type before the month of filing. So, yun po. Sana, sir, qualified na kayo para makapag-avail na kayo. Ang may papahin natin dyan, again, di ba, log in lang sa my.sss account. Tapos, under loans po, i-click nyo lang apply for salary loan. Pagka hindi kayo qualified, ipapakita na ho kagad ang system doon yung reason bakit hindi kayo qualified. Kung qualified naman kayo, ipapakita kagad doon magkano yung pwede ninyong mautang kay SSS. So, kung qualified, hala, sige, utang na. Ito po, Sir Jomer, may tanong naman si Ma'am Mary Jane Grace Natividad. Pwede daw po bang mag-loan pag may contribution na dati tapos nagpulog, no, as voluntary member? Counted daw po ba yun? Yes naman, counted yan, Ma'am Mary Grace. So, yun nga lang po, kagaya nga po nang nabanggit ko kanina. Saktong-sakto yung tanong niya, no, naghulog siya as voluntary. So, ulitin ko po, for individually paying member, voluntary, self-employed, OFW, dapat po meron tayong at least 6 months contribution under our current coverage membership type before the month of filing. Yun po. Okay, ito naman, Sir Jomer. May tanong si Ronald Velano. Yung tatay ko po, imbis na nag-loan contribution na po niya, nagkamali. Nagkamali. Imbis na sa loan, napunta sa contribution. So, paano po ang gagawin? Ako. Ganito ho yan. May sasuggest ho talaga namin dyan. Pumunta na ho tayo sa ano, sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Para agara na ho yan. Kasi urgent ho din ho yan. Kasi tingnan ho natin, baka yun nga po, sabi niya, para yun sa loan eh. Tapos napunta sa contribution. Ang mangyayari ho kasi dyan, yung sa, ang mangyayari ho, walang pumasok na payment dun sa loan. So mag-i-incur ho yan ng penalty. Kaya po nabanggit ko na yan eh, kumbaga urgent matter yan. So dapat na makapunta na kaagad sa malapit na tanggapan ng SSS. Dali nyo ho yung mga resibo, yung mga katunayan. Kung yan naman po eh, online payment, yung mga, ano bang tawag ito, yung mga screenshot. Okay po, so yun po, ipakita nyo po para masolusyon na kaagad natin. Ito po, may question naman si Moy Vien. For example, parang, Moy Vien. Yung mami daw po niya ay pensioner na. Need daw po bang mag-visit sa office? Baka sa ako po ito, sir. So, yung for example, mami po pensioner. Ganito po yan. Kung ang mami po ninyo ay retiree pensioner residing in the Philippines, hindi po required ang AKOP. Exempted po sila sa AKOP, yung mga retiree pensioner residing in the Philippines. Pero kung ang pensioner, yung mami po ninyo ay retiree pensioner residing abroad, okay, o kaya naman total disability pensioner, so required po yan na mag-comply sila sa AKOP. Okay, so ang date of compliance pala natin ay every month of birth po yan ng deceased member. Kung yan nagpe-pension siya dahil dun sa namatay na asawa. Kung retiree pensioner naman po residing abroad, month of birth po niya.
Pero pwede hong mag-comply ano ha ng earlier. Kasi may iba kasi for example, month of birth niya for example next month pa. Okay, o halimbawa December pa. Eh naalala niya na ngayon October. Naku, magko-comply pala ako sa ako. Pwede na ho ngayon. Pwede i-consider na ho natin 'yan as early compliance. Mas maganda makapag-comply in advance, diba? Kasi pag hindi po kayo nakapag-comply, 'di ba, sir, masususpend. Matitigil, 'di ba? Sayang, naku, magpapasko pa naman tapos masususpend pa yung pension. Naku, delay ang Christmas ano, regalo ng mga apo. Kaya huwag niyo pong kakalimutan. Baka umiyak yung mga apo niyo sa inyo. At sabihin mo, sabihin mo dun sa apo, to follow na lang yung regalo kasi nasuspend. Sa Pasko, wala akong ginagawa. Diba? Ito po, may question naman mula kay Len Perdon Vosotros. Tanong ko lang din po sa approve na yung SSS loan, kaso 3 days na daw, hindi pa din daw nakikredit. So ano po kaya may advice natin kay Ma'am Len? Ayan. So, kung 3 days na hindi pa nakikredit, tingnan ho natin din kasi baka mamaya, kasi binibigyan ho natin siguro at least, siguro pinakatagal na ho a week. Yan. Pero kung hindi pa rin talaga, pwede naman ho tayong yun nga po, i-lodge lang natin yan doon sa Usap Tayo portal o kaya naman po sa ating hotline 1455 para po ma-follow up po natin doon sa department, sa ating member loans department para po ma-check natin bakit hanggang ngayon hindi pa credited. Bakit nagkakaroon ng delay sa crediting? Ito po, Sir Jomer, may next question naman galing kay Mary Ann Fugado de la Roca. Meron daw po bang schedule ng condonation para sa loan na matagal nang hindi nabayaran? Naku, tamang-tama, Ma'am Mary Ann. Tamang-tama, may condonation tayo ngayon. Yung kanina nagtanong, yun. So, sabay na kayo. Punta na, pwede na kayo mag-apply. Di ba? Yung kagaya na nagtanong kanina na may utang din na hindi nga po nabayaran. Tamang-tama, meron tayong consolidated loan program with condonation of penalty. So, hindi nyo na kinakailangan pumunta pa kay SSS para mag-file kasi nga po, online yung nagagawin yan. So, via your my.sss account. Tsaka yung maganda dun sa ating consolidated loan program, di ba, wala nang deadline. Yes, di ba? Wala pa hong deadline. Wala pa ho kami siniset na deadline. Ha? So, kung halimbawa, naku, gusto kong mag-apply kaso wala pa akong ano ngayon, wala pa akong kaperahan kasi bigayan ng 13 month, next month pa. Di ba? O sa December pa. No worry po, pwede pa ho kayo. Pwede pa ho. File na lang po kayo next month pag nakatanggap na kayo ng bonus. Pagka may bonus na ho, pwede na. Tapos i-full payment nyo na. Para na, malinis. Hindi, wala kayong problema ay na, di ba? Tapos makakapag-loan pa ulit. Ito po, may question naman po galing kay Katsi Line. Meron pa po kasi akong previous loan. Nag-stop po akong magbayad nung nag-resign ako sa trabaho ko noong 2007. Paano daw po kaya yung payment niya? Ayan, 2007 pa yung kanyang utang. Naku, palung-palo na ang penalty niya. So, sumama na rin po kayo doon sa kanina nagtanong. Grupo na po kayo mag-apply. Opo, ayan. Subo muna kayo ng grupo tapos magsabay-sabay na kayo mag-apply. At kidding aside, again, pwede ho tayo, ibabalik ko muli, babanggitin ko po, meron tayong consolidated loan program with condonation of penalty. So, nag-umpisa ho yan actually last year pa eh. October pa last year. So, tuloy-tuloy po hanggang sa ngayon yan. Hindi nyo na babayaran ng penalty, principal at interest na lamang po yung babayaran ninyo. Pwede ho full payment, pero kung medyo mabigat, masakit yung ano, kasi malaki yung ano, consolidated loan amount, pwede po installment. So, sa installment po, may down payment lang tayo dyan na hindi bababa ng 10%. Thank you so much, Sir Jomer. Ito, yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Oo naman. Oh, hello po kay Majoy Heart. Hi, Majoy. Sa mga taga-SSS Bacoor. Majoy Heart. Yan, taga-Bacoor. Ayan. Ayun, ay, meron pa. Ang isa kay Ma'am Joy Sangal. Ayan, shoutout po. Hi, Ma'am Joy. At ito po, may pahabot pa po mga katanungan. Galing kay May Ancheta Salavia. Oy, from Japan. From Japan. Wow, konnichiwa. Oh, arigato kasi. Ah, ganun ba? Kala ko arigato gumastos ka. Wala pang bonus next month pa. Ayan. Ayan, from Japan si Madam May. Death claim ba ay pwedeng i-apply online? If pwede, ano daw po yung mga kailangan na documents? Ayun. Ma'am May, pwedeng-pwede po. Available po ang online filing ng ating death benefit kung ang magki-claim po ay dependent legal spouse who is also an SSS member. Yan. So, pwede ho yan. Pwede ho nila isubmit yan online. Ang kakailangan nila naman po na dokumento dyan is yung death certificate po ng deceased member.
Unless kung kayo rin po yung nag-claim ng funeral, no need na. Kasi po, ano na yan eh, ang kailangan nyo na lang po doon, marriage certificate na lang. Yun. So yun na po, dalawa lang po yan. Death certificate at saka yung marriage certificate. Okay, thank you, Sir Jomer. Ito, may question naman si Kim Boy. Ano po ang gagawin? Hindi po kasi makapag-upgrade ng UMID. Hindi match yung mother's maiden name. Nako, actually, meron kami mga na-encounter nga na ganyan. So, ganito po kasi yan. yung mother's maiden name po kasi natin na dapat i-encode doon sa ano po yan eh, sa Union Bank na eh, sa Union Bank app. So doon po natin dapat i-encode kasi yung mother's maiden name. Kung ano ho yung pagkaka-encode natin ng ating mother's maiden name noon tayo po ay initially nag-apply ng UMID card, yun din po yung dapat i-encode natin doon. So kung halimbawa po, minsan ho kasi iba ano lang eh, name and surname lang eh. So wala yung middle name. So yun lang din po dapat yung encode natin. Yung iba naman po ang ini-encode lang first name and last name lang. Pero nung nag-apply ng UMID card, kumpleto yung mother's maiden name, even yung middle name niya nung pagkadalaga ng nanay, ini-encode. So again, ang tip po natin diyan kung ano ho yung pagkaka-encode ninyo. Pero kung halimbawa man po na hindi niyo na ma-recall, ayan. So, pwede ho kayong pumunta sa ating Usap Tayo portal. Ayan. So, meron ho tayo mga list na kung saan. Ito ho yung mga qualified para mag-upgrade. At nandun din ho yung, ano, yung kanilang, ano ho yung na-encode nila na mother's maiden name. At may mga verification lang po tayo nagagawin at ipoprovide po namin sa inyo yung mother's maiden name. Kung sakaling talaga nakalimutan na. Salamat, Sir Jomer. Ito, may follow-up question si MMs. Hi, MMs. Oh, if a member is separated from husband, no, 30 years ago, and a member dies, can her family member gets the benefits? Not to the ex-husband, but not legally separated. Wala daw annulment. Okay. So, kay MM, tagal nang hiwalay. You know? So, ang tanong nga naman dyan is, qualified pa ba si legal spouse? So actually, kung titingnan ho natin, pero yung sa husband ho kasi, hindi lang naman po legally separated or annulment eh. Kasi po kung may cohabitation na on the part of the legal spouse, automatic po na hindi na siya qualified na makapag-claim ng death benefit. So yung asawa, mayroon ng bagong kinakasama, may pamilya ng bago. So kahit sa mata ng batas ay sila pa rin po ay kasal, okay? So wala na rin po siyang habol doon sa death benefit ng namatay na miyembro. Yung po malino. Eh, how about sir kung halimbawa may dependent minor children pa? Kung may dependent minor children, so kasama ko siya, i-consider ho kasi natin ang dependent minor child as primary beneficiary. So yung dependent minor child, hanggang 21 years old po yan ha, up to 5 minor children starting from the youngest without substitution. So makakahati ho siya. Kung sakali man po na entitled yung legal spouse, kahati ho yung mga bata. Pero kung hindi, then lahat po yan mapupunta po doon sa ano, sa mga doon sa anak ng miyembro. Okay? Na below 21 years old. Salamat sa clarification, Sir Jomer. Ito po, may question pa galing kay Angelica Maraya. Okay, pwede bang bayaran ng SSS loan gamit ang contribution? 60,000 na daw kasi yung contributions niya. Yun na daw pa pambayad niya, pwede daw Nako ba yun? Nako po, parang actually, ano yan eh, na actually na-encounter din namin yan, yung mga ganyan tanong. Alam niyo po ba kasi bakit? Kasi ganyan yung nangyayari kasi sa pag-ibig, di ba? So, binabawas na siya sa contribution. Pero kay SSS, hindi mo kasi siya pwedeng ibawas. Yung loans ho ninyo, yung mga loan balances ninyo, hindi ho yan pwedeng ibawas sa inyong contribution. Kasi, alam niyo po ba, lugi ho din ho miyembro dyan eh. Kasi, imagine po ninyo, kung ibabawas ho namin yan doon sa contribution ninyo, paano ho kung eksakto 120 lang ang hulog ninyo? E di, pagka binawas ho namin utang, hindi na ho kayo qualified sa retirement, di ba? So, wala na ho kayo makukuhang retirement benefit. Favor sa amin pa. Kasi di ba, hindi namin kayo babayaran. Pero syempre po, ang kay SSS kasi, kung ano yung mas nakakabuti. Higit na nakakabuti para sa miyembro. Kaya naman po, para sa mga cases na ganyan po, may mga naiwang utang, meron po tayong consolidated loan program with condonation of penalty. Okay, so doon na lang po natin, bayaran po natin yan, i-avail ho natin yung consolidated loan program na yan with condonation of penalty.
hindi na natin babayarin penalty, principal at interest na lamang. So pagka na-settle na ho natin yan, pagka nag-file kayo ng retirement at qualified ho ka, na-meet ho yung qualifying condition, ibuo ho ninyo at walang bawas yung beneficyo ninyo na makukuha kay SSS. Ah, Sir Jomer, ito, may question pa po galing kay J. Anunciacion. Hanggang kailan po yung deadline ng calamity loan? So, siguro yung sa EGAY ito. Yes, yung sa EGAY natin. Kung hindi ako nagkakamili, hanggang November 14 ho yan, yung sa Typhoon EGAY. So, para po dun sa list, may mga list ho kasi tayo ng mga areas. Sabi ho kasi natin dyan, ang mga qualified ho ay yung mga areas, yung mga miyembro residing in areas declared by NDRRMC under the state of calamity. So makikita din ho natin yan doon sa nilabas natin na circular para po dyan sa calamity loan package para nga po sa mga naapektuhan ng nagdaang southwest monsoon and typhoon EGAY. So baka tingnan nyo po kung qualified ho kayo, nandun ho yung lugar ninyo, ayun, pwede ho kayong mag-apply. Salamat Sir Jomer. Ito, may question naman po galing kay Sir Senia. How many days po para makapag-update ng temporary to permanent? Siguro po ito yung sa... Oo, yung T2P. Okay. Yan. So, kumbaga, kumuha kasi ng SSS number na wala pang na-present na birth certificate. Okay, so, sa mga ganyang cases, ho, hindi naman ho, actually, hindi na abuti na araw. Pagka pumunta ho sila sa branch, mabilis lang ho yan, ini-encode lang ho yan . Siguro matagal na isang araw. Punta ho kayo sa branch. Actually, kagaya po ng nabanggit ho namin, may nga po, may sinusunod lang tayo na number coding. Yan, parang kotse na rin, no? May number coding. So, pagpunta ho ninyo doon sa araw kung kailan pwede kayong pumunta sa branch, dali nyo lang po yung birth certificate. Kopya po ng birth certificate ninyo. Photocopy. At yung original po, huwag yung kalilimutan. Yan. Kasi yung iba po, ang dala-dala lang photocopy. So, hindi ho namin kinukuha yung original, pero we have to compare the original from the photocopy. Kaya kailangan po ninyong dalhin. Salamat sa tip, Sir Jomer. At ito, nagpapasalamat si Ma'am Katsi Lai, no? Salamat po sa pagsagot ng katanungan niya. At ito po, may tanong si Sir Evan. Ano daw po ba ang email customer service ng SSS? Ayan. So, currently wala pa tayo yung email natin. But if not mistaken, ilalabas natin na yan. Magkakaroon din tayo ng, again, official email address. But then, sa ngayon, para po sa mga concern ninyo, pumunta lamang po tayo sa ating Usap Tayo portal. Ang URL po, ang itatype nyo po doon sa inyong mga search engine, crms.sss.gov.ph. Yan. Ayan. Ito po. Sige po. September. So, website, punta ayan tayo. Yan, sige po. Habang dinudot-dot po namin, dinudot-dot talaga. Yan, tarot yan. Tatype lang po namin, crms.sss.gov.ph. Sanay sa ano? Ayan. Ito na po. Ayan, makikita nyo. Nasa babang baba siya. Ito, yung Usap Tayo portal. Ayan, yung Usap Tayo portal. Ito. Ayan po, sa website, nandyan din po may link din. Pero pwede nyo rin po yan po direct na kayo doon. crms.sss.gov.ph. Pero kung nasa SSS website po kayo, yan, itap nyo lang po. Yung Usap Tayo portal. Ayan. Ito. Actually, ang kagandahan ng Usap Tayo portal, may knowledge base ho dyan. So, kumbaga, baka may mga tanong kayo na kaya nang sagutin. No, kumbaga, baka ang tanong lang naman, ano ba yung qualifying condition ng sickness benefit? Available na ho siya dun sa knowledge base natin. Pero kung very specific ho yung tanong ninyo or may mga concern kayo na dapat gusto ninyong erase, ayan. Magre-register lang ho tayo dyan and then pag naka-register na ho tayo, pwede na po nating i-lodge yung ating concern. crms.sss.gov.ph. Yan. At ito, Sir Jomer, ito may pahabol pa si Chabri Britena Castro. Kailan daw po ba magkakaroon ng Humid ID? Siguro yung sa data capture services, kailan po magre-register? So ngayon po, talagang suspended yung ID capture natin sa mga branches natin. But rest assured, once na nag-resume po yung ating ID capture, ang alam ko nga, baka hindi na humid . Ito, baka babalik tayo, SSS ID na. SSS ATM card yan. So, yan po ay ipopost natin sa ating mga official social media site. Kaya, ano pang hinihintay nyo? I-like nyo na yung mga social media account namin. Okay. Wag na yung mga ano, ang dami nagkakalat ngayon ng mga fake account ni SSS, di ba? So, wag na ho kayo dyan. Ito lang ho yung follow ninyo yung mga official social media account ng SSS para siguradong updated kayo. Doon na kayo sa verified saka legit. Yes. Ito, okay, pangkita naman sa mukha namin mga legit ka empleyado. Opo, ayan o pa.
Ito po. Wala lang ako ID. Ako rin wala rin eh. Nandun sa lamesa ko. Ito, may kaso naman mula kay Marlene. No, sa humid status niya, no, it was already generated. Can I change the delivery address? Do I need to go to your office just to get my humid? Ayun. Pasok na pasok sa banga yung tanong ni Ma'am Marlene doon sa ating ano update doon sa ating nanaka po sa ating social media account. Kung saan yung mga miyembro ho natin na kumbaga yung kanila ID card na ito ho yung mga nakapagpa-capture simula nung August 2017 up to December 2020. Yan. So, i-check nyo lang po kung card generated na siya. At kung card generated yan, kagaya na sabi ni Madam, punta lang ho kayo dun sa branch kung saan po kayo nakapagpa-capture at dun po ninyo yung pipick upin. Hindi na ho kasi hindi ho yan in-email. Pipick upin na lang po ninyo. So, meron lamang tayo hanggang December 29 para po i-pick up yan. Okay? So, pagka hindi po ninyo na-pick up yan by December 29, ayun, panggatong na yan. Debero lang. So, ayun, hindi wala na ho yan. I-dispose na ho namin. Okay? So, pero diba kung, baka mamaya may magtanong din, Ma'am Lisa, may humid card na ako. Gusto kong mag-avail ng humid ATM. Pwede ba? The answer is yes. Pwedeng pwede. Okay? So, pwede ho yan ha. Kasi baka may ano, may humid na ako, gusto ko ATM pay card. Kasi diba, ang ganda nun. Diba? Kasi imagine mo, ID na, ATM pa. Hindi mo yung mga nagkakaproblema sa Daeb, ito na yung solusyon. Diba? So, hindi ka na kailangan mag-enroll, tapos magpa-picture ka ng ganon-ganon. Diba? So, ito na, solusyon. Kasi pagka meron na kayong humid ATM pay card, eh hindi mo na kailangan pang mag-register sa Daeb kasi automatic dyan na papasok yung benefit ninyo. At Sir Jomer, may question pa si Len. Yes, Medlosa. Paano po ba mag-apply ng sickness benefit? Magpapa-opera po kasi ako ng myoma next month sa Pilipinas. Hindi po ba apektado ang retirement? Baka retirement benefit in the future. 120 months na po ang kanyang contribution. Ayan. So Ma'am Len, ang kailangan lang natin pag tayo po ay mag-apply ng sickness benefit, dapat meron tayong tatlong hulog sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng pagkakasakit. Okay? So, and also, ang tanong ho niya is, wala bang magiging effect? Kung qualified ako, mag-a-avail ako, eh, baka mabawas sa retirement benefit ko. Alam niyo po ba, marami pa rin mga miyembro pagka sa mga seminars namin, ganyan din, tanong nila, hindi ako nag-a-avail ng disability, hindi ako nag-a-avail ng sickness kasi baka lumiit yung retirement ko. Kung qualified ho kayo, i-avail niyo po yan. Okay? So, hindi po yan ibabawas sa inyong retirement benefit. Ang ibabawas lamang po sa retirement benefit ninyo ay yung mga unpaid short-term loan ninyo. Kagaya nga po ng kung meron kayong salary, calamity loan, so yun ho, yun ang ibabawas. Pero hindi po yung mga previously claim ninyo na mga benefits kay SSS. Okay. Oh, Sir Jomer, finally, natapos na yung ating isang oras ang bilis, ng Q&A. Hindi natin napansin. Ako dahil dyan, no, thank you po doon sa mga tumutok sa atin ngayon. No, currently, 88 viewers po tayo. Salamat po sa pag-stay no, within one hour. And salamat din po doon sa ating mga regular viewers at yung mga bagong, ano, yung mga nagbalik loob na Sir Jomer kasi ang tagal din natin nawala for a time. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. Sana po tumutok kayo ulit next week. And Sir Jomer, thank you. Sumama ka ulit sa amin ngayon. Suki-suki ka na. Ano na po ako, host na po ako dito. Siya na po yung guest. Nag-aantay na lang ako kasi sino yung makagiging ano, kapalit ulit. Susunod na naman uli na ano, guest. Debiro lang. So, ayan, salamat din po for inviting us. So, again, by the way po pala, before we end, ayan, ipopromote ko po yung mga seminars namin. So, na kinakondak po ng Member Education Department. So, meron po tayong monthly, meron tayong eskwela webinar na kung saan yung registration po, pinupuso natin yan sa ating mga social media accounts. Ganun din po, meron tayo, darating na November, meron tayong SSS Training for Employer Members. Kayo po ba yung mga employer or employer representative? Gusto ninyong malaman, matutunan paano mag-compute ng benefit? Sabi nga, from sickness to funeral benefit, from birth to death, di ba? From womb to tomb, di ba? So, ayun. Meron ho tayong SSS Training for Employer Members this coming November ho yan. Okay, so, and also, if you want to invite us na mag-conduct ng seminar po sa inyong mga offices, magpadala lamang po kayo ng request.
sa aming email address ng member education. It's member_education@sss.gov.ph at i-address nyo po yung inyong request sa aming head, Attorney Marisa Mapalo. Sir Jomer, maraming salamat at sana bumalik ka ulit soon. Ha? Next week? Next week agad. At ayun po, maraming salamat din po no sa ating Public Affairs and Special Events Division. Salamat po kay Direk Dean at kay Direk Richie. Yes. At nais ko, bago po tayong magtapos, nais ko rin pong batiin yung ating pong SSS President and CEO na si Sir Rolando Ledesma Makasait. Mabuting araw po sa inyo. At muli, maraming salamat po no sa ating mga viewers na regular po na tumututok sa ating programa. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Thursday para sa panibagong episode ng Usap Tayo! Good news para sa mga online sellers, magsasaka, mangingisda at delivery riders. Magrehistro na sa SSS bilang self-employed member for as low as 570 pesos monthly SSS contribution, tiyak ang proteksyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Bukod sa maternity, sickness, disability, retirement, death at funeral benefits, may loan privileges pa. Kung work-related naman ang pagkakasakit o aksidente, may dagdag proteksyon din na employee's compensation. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Magkabago Express. Handog sa miyembro Express. Maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro sa Facebook.